Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno, ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, kasabay ng mga nasa o sumusubaybay sa ating live stream sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Pinagdiriwang natin o ginugunita ang isa sa mga misyonerong santo, no, si San Francisco Javier, isang Hesuitang pari na naglakbay ng may pagtitiwala sa Diyos sa Asia upang ipalaganap ang mabuting balita. At gayon din ang tawag sa atin. Sa mabuting balita ngayong araw, pinananawagan tayo na magtiwala sa Diyos. At sa pagtitiwalang ito, lalago tayo ng palapit sa ating mahal na Poon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat, at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at mapag-upasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon,
Ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa. Iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob. At dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at nila ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din po sa mga sumusubaybay sa atin sa live stream. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Anong klaseng pananampalataya ba ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Ito ang tanong na ating mapagninilayan sa ating mabuting balita ngayon. Kung saan makikita natin ang matapat at maigting na pagtitiwala ng dalawang bulag
na mapapagaling sila ni Jesus. At naririto ang hinihingi lang sa kanila, no? Ayan ang pagsagot sa tanong na, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Na parabang tanong din sa atin, lahat tayong naririto, may dinadaing, may ipinagpapasalamat, may pinangangarap. At kapag tayo'y tumatanaw sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, no? Sa likod ng ating kamalayan, tinatanong tayo ng Diyos, naniniwala ba kayo na kung ano man ang ninanais ko para sa inyo, no? At hindi lamang yung gusto ninyo para sa sarili ninyo, na magagawa, ay magagawa ko para sa inyo. Sa lahat po, kabilang na ako, ang bawat isa sa atin dito, ang bawat isang pumasok at nanalangin sa simbahang ito at lumakad ng paluhod, ito ang tinatanong ng Panginoon. Pero, no, ang sinasabi niya ay kung mangyayari ang mga bagay hindi ayon sa gusto natin. No, may mga, marami tayong mga pinapangarap at hinihiling. Pero sa huli't-huli, ang ipagkakaloob ng Diyos ay iyong makabubuti sa atin. Iyong nasa kalooban niya. Iyong sa tingin niya, sa kanyang karunungan, ay nababagay sa atin at kinakailangan natin. Kaya kailangan din sa pananampalataya ay ang pananatiling bukas sa Panginoon na baka iba ang gusto niya. Baka may higit pa na nais siya para sa atin. Hihiling tayo ng maginhawang buhay, pero mas gusto niya yata ay yung makabuluhang buhay. Hihingi tayo ng mga kasama sa buhay, pero ang ibibigay niya yung mga tunay na karamay. Hihiling tayo na matupad ang ating mga pangarap, pero may higit pa siyang pangarap sa atin. At ano yung sinasabi niya? Kumapit ka sa akin, magtiwala ka sa akin. Hindi ako magbibigay ng bagay na kulang-kulang. Hindi ako magbibigay ng hindi para sa iyo. Kaya siguro may mga panalangin hindi nakakamit, hindi dahil ayaw ng Diyos para sa atin. Bagkus, baka may mas maganda pa, may mas mabuti pa. Pero kasama noon, kung titignan natin, no, ay hindi lamang niya pinagaling. Bago pa nangyari ang pagpapagaling, nakita natin na ang dalawang bulag na ito ay sinundan-sundan ng Panginoon. At pagkatapos silang mapagaling, ipinahayag nila, ikinalat nila ang balita. Kaya kasama ng pagtitiwala sa Diyos ay ang pagsunod at pagpapahayag ng kung sino siya sa atin. Ibig sabihin, iayon natin yung buhay natin nang tulad sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Iayon natin yung buhay natin sa mabuti na yung bawat pagpapasya natin ay may pag-iisip at pagmamalay sa kabutihan ng Diyos, hindi lang sa akin, pero sa ibang tao. Nakikita niyo yon na magdarasal tayo na maging mabuti yung buhay natin. Pero yung tayo mismo, nakikita natin na kaya nating tulungan yung kapwa natin, kaya nating maging sagot sa panalangin nila, bakit hindi natin magawa? Kung tayo nabiyayaan ng Diyos, hindi ba't kahit papaano, eh gawin naman din natin yung hinihingi niya na maging biyaya sa ating kapwa, sa lahat ng ating ginagawa. Kaya naman magandang hingin pong biyaya ito sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, na magkaroon ng isang tunay na pananampalataya
na nagiging buhay na buhay sa bawat kilos natin. Gayun din ang pinagdasal ni San Francisco Javier noong siya ay naging paring Hesuita at pinadala siya sa malalayong lugar. Kung saan-saan siya napunta sa iba't ibang bahagi ng Asia, sinasabi nga na napadaan din siya sa ating bansa, no, sa bandang Mindanao. At yung hirap ng biyahe, yung hirap ng paglalakbay, at yung hamon na maaari hindi siya tanggapin sa mga pinupuntahan niyang lugar ay naroon. Pero patuloy pa rin dahil alam niyang mabuti ang ginagawa niya. Alam niyang ayon sa Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin yung ating mga sarili. Gaano ba kalaki ang tiwala ko sa Diyos na hindi lamang ako tumatanggap at humihingi ng biyaya, pero ayon sa kanyang kalooban, ipinamamahagi ko rin sa iba. San Francisco Javier, ipanalangin mo po kami. Magsitayo po ang lahat. Hilingin natin, mga kapatid, sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang Kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan naway maging isang kapani-paniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng dalawang lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin, naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan, naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ng ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na patuloy na nagiging matapat at nagtitiwala sa Diyos sa kanilang paglilingkod sa kabila ng panganib na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ama naming nasa langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at iwaksi mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak, na bubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming
inaalay aming hiling pagpapala at buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagipin ng kapwa. Kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo, kaisa ng kapwa-tao, sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak. Siyang nagmulat sa ulat, sa pilay ay nagpalakat, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Francisco Javier, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
paman isilang inibig na kita. Bawat sandali ng iyong buhay, ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapighatian, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa, ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayo pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita papabayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon po may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita papabayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayo pananalig kung sabihin ika'y iniibig ko si Jesus? Iniibig kita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco para ang kapwa ay mailigtas, upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamtan naming kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtan nawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.